natula sa panghihina ang Ginoon. Ang dahil ng susan man, sukon ang buong ay kamal. Saksi sa tayo'y nagkakatipon bilang isang pamilya na nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat tumanggap sa ating Panginoon sa pagdiriwang na ito bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, pangunahing patron ng ating parokya. Dumalangin tayo na sa pamamagitan ng kanyang mga dasal na tayo ay tunay na makapagbalik loob sa Diyos at matagpuan ang daan tungo kay Kristo. Pagsisihan natin at ihingi ng tawad ang mga kasalanang ating nagawa laban sa Diyos at sa ating kapwa. Panginoong Isus, minamahal na anak ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Isus, ang Mesiyas ng Diyos sa Israel, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Isus, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan. At sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nanguna sa daan, marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Hoyada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga Asheras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Huda at ang mga taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayunmay, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumabake sa Karyas na anak ng saserdoteng Hoyada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos. Bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalala ng Haring Hoas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Hoyada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Hoas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinansan nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Hoas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan nga ng mga Siro si Hoas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Hoas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking ibig. Sa Kanya mananatili Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan.
Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang, kung aking aral ay hindi pakikinggan at ang aking kautos ay hindi iingatan. Kung gayon, daranas sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan. Sila'y hahampasin sa ginawang sala, ngunit ang tipan ko't pag-ibig kay David ay di magbabagot, hindi mapapatid. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa banga. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kaniyang buhay
ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kaniyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paanong sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa bukirin na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sakalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya kailiit ng pananalig ninyo sa Kanya? Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin at daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumikapan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kaniyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikababahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kaniyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Patino natin ng isang magandang araw ang lahat po na nagsisimba. Good afternoon. Isang pinagpalang araw po sa inyo. Ngayon din atin pong binabati ang nakikiisa sa pagdiriwang ng misa na ngayon ay nanonood sa ating mga online platforms. Saan man po kayo naroroon, ang panalangin po namin naway nasa mabuti kayong kalagayan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mangamba. Ito ang mga linyahan ni Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon. Isang paalaala. Ano ang pipiliin natin? Fear or faith? Mangamba o sumilong sa pangalan ni Jesus? Miski po nung kapanahunan ng ating Panginoon, may mga takot din sa puso ng mga tao. Nandun ang takot nila sa mga mananakop. Takot na magutom. Takot sa kamatayan. Maraming bagay ang kanilang kinatatakutan. Ngunit mga kapatid, maging halimbawa natin, maging inspirasyon natin ang ating patron na si San Juan Bautista. Walang takot sa kanyang puso. Nagawa niyang ipangaral ang katotohanan. Malinaw sa kanya, napanig siya sa kabutihan. Malinaw sa kanya na ang kanyang gagawin paghahanda sa daraanan ni Jesus. At sa kanyang misyon, kasama niya ang Panginoon. Kanyang pinatunayan na to be with Jesus means to have no fear. Tunay na ang reseta sa takot, walang iba
kundi ang pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, paano ba mawawala o mababawasan ang takot natin? Meron po akong tatlong suggestions. Number one, dapat wala kang dark secrets. Kapag daw ang isang tao maraming inililihim, maraming takot dyan sa buhay. Mas maraming sikreto, mas maraming takot. Don't be a slave of blackmail. Takot na baka mabuking. Sabi nga ni Jesus, walang natatago ang di nalalantad. Dapat mabunyag ang dapat mabunyag. At ganyan ang ginawa ni Juan Bautista. Nagawa niyang ibunyag ang katotohanan sa maling ginagawa ng iba. No fear means no deception. Pangalawa, mga kapatid, sa ating paanyaya, para mawala o mabawasan ang takot natin, dapat magpakatotoo ka. Walang false image. You don't need to hide something. Admission is free and it will set you free. Kung may mga bagay kang hindi naiintindihan, huwag kang mahihiyang magtanong. Kaysa naman magmukha kang nagmamarunong. Magpakatotoo ka. Aminin mo na. Kay San Juan Bautista, wala siyang naging pretensions. Malinaw sa kanya na ang misyon niya, ipaghanda ang daraanan ng Panginoon. Na hindi siya ang pinakahihintay, siya'y tagapagpakilala lamang. Malinaw sa kanya kung sino siya, malinaw sa kanya kung ano ang papel niya. Kaya naman nang dumating si Jesus, hindi na siya pumapel pa. Mga kapatid, magpakatotoo ka. Nakakapagod ang magpanggap. Gawin mong totoo ang image mo. Panghawakan mo ang mission mo. At ikatlo, mga kapatid, para mabawasan ang takot natin, panghawakan natin yung prinsipyo ng mga tunay na manlalaro. At ang prinsipyo nila, manalo man o matalo, tuloy ang laban. Mga kapatid, hindi naman po contest ang buhay. Hindi naman po ito pagalingan. Hindi naman ito tungkol sa corona. Tunay na makikita natin ang kahulugan ng ating buhay kung nagawa nating sumubok at lumaban. Yung ready tayong matalo, yung gagawa tayo ng paraan para magtagumpay. Mga kapatid, kung gusto mo raw malaman ang saysay ng buhay, kailangan mong maranasan ang hirap, sakit at pait. In the end, kapag nalampasan mo ang mga pagsubok, magpapasalamat ka pa rin dahil sa pasa at lamat na iyong napagtagumpayan. Ganun talaga ang buhay.
dapat maging handa tayo sa lahat. Ganoon talaga ang buhay. Kapag nagmahal ka, dapat handa kang masaktan. Sa buhay, kapag hindi ka lumaban, sigurado wala kang pupuntahan. Mga kapatid, si San Juan Bautista, bagamat marami ang bumabatikos sa kanya, may mga ilan din na hindi naniniwala sa kanya. Pero pinanghawakan niya ang katotohanan at hindi niya iyon binitiwan kahit na ba may nakaambang panganib sa kanyang buhay. Alam niyang hindi madali ang kanyang misyon. Masasaktan siya. May mga masasagasaan siya sa mga sasabihin niya. At maaari niyang ikamatay ang kanyang paninindigan sa katotohanan. Pero malinaw yun sa kanya na bahagi ng mundong ito na may mga taong magpapahirap sa iyo. Mga taong hindi maniniwala because we live in an imperfect world. Mga kapatid, huwag kang masurpresa sa pain and suffering. Natural lang yan. Hindi natin mapipili ang ibibigay sa atin. Pero nasa sa atin, mga kapatid, ang magiging reaksyon. Kung maganda ang ibinigay sa atin, magpasalamat. Kung puro naman pait o pagsubok, magpasalamat pa rin. Magandang makita mo ang mga pwede mong matutunan. Basta ang mahalaga, katulad ni San Juan Bautista, magpakatatag ka. Huwag kang susuko. Huwag kang masisiraan ng loob. Don't fear the past. Huwag mo nang i-replay yon. Don't fear the future. Wala pa nga eh. Makapagpaplano ka pa. Don't fear the present. Pwede mo pang ayusin dahil hawak-hawak mo ang mga bagay na pwedeng mangyari sa iyo. Magpakatatag ka. Mga kapatid, katulad ni Juan Bautista, lagi kang magtiwala sa Diyos. Huwag mong sabihing wala ka na. Pag ninamaliit ka ng iba, iangat mo ang sarili mo. Kung hindi ka pinaniniwalaan, hindi ka binibigyang halaga, huwag mo na lang silang pansinin. Huwag ka nang magdrama. Marirealize din nila ang mga maling ginagawa nila. Huwag kang mag-iipon ng sama ng loob. Hanapan mo ng tamang paglalagyan, yung sama ng loob mo, yung takot mo. Magtiwala ka na ang lahat ng pagsubok ay kaya mong lampasan. Si Jesus, mga kapatid, hindi niya tayo binabaliwala. Sabi nga niya sa Ebanghelyo, yung mga maya, yung mga ibon, inaalagaan ng Diyos. Tayo pa kaya? Mga kapatid, palayain nawa tayo ng ating pananampalataya mula sa takot. Huwag nawa tayong maging bilanggo
ng ating pagkakasala at pagkukunwari. Mapagtagumpayan nawa natin ang anumang hamon na dumarating sa ating buhay at panghawakan natin ang katotohanan na kasama natin ang Diyos na kahit kailan hindi niya tayo pababayaan. Kapag ganyan ang ating pinanghahawakan, katulad ni San Juan Bautista, wala tayong dapat ikapangamba, wala tayong dapat ikatakot. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoong Hesukristo. Hingin natin kay Juan Bautista na ihanda ang daan ng Panginoon sa ating mga puso. Ang ating pong itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pare, taglayin nawa nila ang tapang at sigasig tulad ng kay San Juan Bautista na nagsalita laban sa kasalanan at nangaral ukol sa pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, ingatan nawa nila at gamitin ang kapangyarihan sa kabutihan dahil ito'y ipinagkatiwala lamang sa kanila ng Diyos at ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga mamamayang naghihikahos at nawawalan ng pag-asa, lingapin nawa sila ng Panginoon sa tulong ng mga taong magmamalasakit at lumimot sa sarili. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga may sakit, sa mga nag-aalaga at nagbabantay sa kanila, makita nawa nila ang mahiwagang kamay ng Diyos na nagtuturo sa atin kung paano maging matiyaga at mapagtiis. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga kabataan, maging masipag nawa sila sa pag-aaral at maging malikhain at ialay ang kanilang tagumpay sa kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin sa Panginoon ang ating natatanging intensyon. Ama naming makapangyarihan, tinggin mo ang aming mga panalangin at itulot mong magpatuloy kaming sumunod sa kalooban mo at ipangaral ka sa lahat ng oras. Hinihiling namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Thank you.
Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan sa aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y naging sanhi. Bago pa siya'y luwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghayag, na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag. Natapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Thank you.
Hinihiling naming kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan at maghangad po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Announcement, June 24, Lunes, dakilang kabistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa 3:00 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 4:00 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo sa banal na pakikinabang ay ipatangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipakiusap nawa niyang kami kalugdan ng iyong anak na kanyang itinurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming kasalanan. Bilang aming manunubos, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. At muli welcome sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang Panginoon. At sa inyo na mga dumalo ng ating banal na misa, sa loob at sa labas ng Quiapo Church at sa ating mga online platforms, Facebook, YouTube, at kahit sa ang sulok pa man kayo ng daigdig na nakikiisa sa ating misa ngayon, maraming salamat po sa inyong pag-attend. Palakpakan po natin ang isa't isa. At magandang hapon. Pinasasalamatan din natin ang mga nag-offer sa atin ngayon sa ngalan ng ating Pura Paroko at Rektor, si Father Jun Siscon, at ng kanyang mga kasamang pari, si Father Jonathan Mojica, Father Robert Arellano, at ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa Legion of Mary, sa QC Ma'am El Shaddai, Extraordinary Ministers of Holy Communion. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, pasalamatan natin ang namuno ng ating banal na misa, ang parish priest ng San Ildefonso de Toledo Parish sa Tanay Rizal, si Reverend Father Ferdinand Delatado. Maraming salamat po, Father, sa inyong pamumuno sa banal na misang ito at sa inyong mga paalala, lalong-lalo na maging totoo at buong-buo sa harapan ng ating Panginoon, katulad ng ating patron na si San Juan Bautista. Mga kapatid, tayo po ay nasa 8th araw na ng ating pagnonobena sa ating patron, si San Juan Bautista. Malapit na ang ating kapistahan at nawa ang ating pagdiriwang ng ating mga misa nobenaryo at pagdedebosyon
ay mapalalim ang ating debosyon, hindi lamang sa mahal na Poong Hesus Nazareno, kundi sa ating ding pagdedebosyon sa ating patron, si Juan Bautista. Muli po, maraming salamat at magandang hapon. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan kay San Juan Bautista ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ipanalangin nawa kayo ni San Juan Bautista at akitin kayong maglingkod sa Diyos at kapwa. Amen. Samahan nawa kayo ni San Juan Bautista hanggang sa maligayang tahanan ng Diyos Ama. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Tumayo kayong masaya at punong-puno ng pag-asa. Salamat sa Diyos. Antayin niyo muna makabalik ang kwerta. Ay, nandiyan na pala. Nandiyan na si Benjo. Nandiyan na. Sa mapagpalang hap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Malugod po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa pagsisiyam na ni Buena kay San Juan Bautista. Magsitayo ang lahat para sa ating pambungad na awit. See
magsiluhod po ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. Panginoon kong Heso Kristo, Diyos at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin. Pinagsisisihan kong masakit sa tamang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo. Ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon at Ama ko, na iniibig ko ng higit sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na muling magkakasala sa iyo at nagtitika naman akong mangumpisal ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagkabatay sa krus dahilan sa akin. Amen. Pambungad ng panalangin sa lahat ng araw. O makapangyarihan at walang hanggang Diyos, tulungan mo kami makatahak sa landas ng kaligtasan at makasunod sa mga aral ni San Juan Bautista na tagapagkilala ni Kristo, nang sa gayon ay matamo ang buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo na kanyang ipinakilala. Loobin mo na ang lahat naming gawain, tiisin, panalangin ay maging bayad ng aming mga kasalanan at maging parangal kay San Juan Bautista upang makamit ang hiniling sa pagsisiyam nito. Sa aming pagnilay-nilay ng buhay ni San Juan Bautista ay tumimong mabuti ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa at sa aming mga puso. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ikawalong araw, ang mga aral ni Juan Bautista, pagninilay. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinanong ni Juan ang mga tao, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Juan, ang may dalawang baro ay magbigay sa wala, at yaong may pagkain ay magpakain sa iba. Huwag kayong sumingil na higit sa pinag-uutos, huwag manghingi ng sapilitan sa kanino mang tao. Huwag magsumbong ng hindi totoo, at masiyahan sa inyong sahod. Aral, ikapit sa ating sarili ang mga pangangaral ni Juan tungkol sa pagmamahal sa kapwa. Ang paglapit ng tao sa kanyang kapwa ay may tatlong uri. Alang-alang sa sarili, alang-alang sa kapwa, at alang-alang sa Diyos. Kung sa sarili, naghihintay tayo ng ganti mula sa kapwa, iyan ay kasakiman. Kung wala tayong makukuha sa kanya, hindi siya tutulungan at lalapitan. Kung alang-alang naman sa kapwa, iyan ay makatao. Kung alang-alang naman sa Diyos, iyan ay dakila, banal at makakristo. Kaya sinabi ni Kristo, ang gawain ninyo sa kapwa alang-alang sa Diyos ay ginagawa niya sa akin. Ang kawang gawa ay lubang humihingi ng ating tulong sa magandang paglapit natin sa kapwa at ipinapakita natin ang tunay na diwa ng Kristyanismo. Wika ng Panginoon, makikilala ng iba na kayo'y aking mga alagad kung magmamahalan kayo. Ang payo ni Juan Bautista ay akmang-akma sa aral ni Jesus. Mahalin ang kapwa, alang-alang sa Diyos, hindi dahil sa ganti o papuri ng iba, ang pag-ibig sa kapwa ay tumitibay sa pamamagitan ng kawang gawa at malimit na ikumpisal at kumunyon. Magdili-dili sandali at ipahayag ang biyayang hinihiling
sa pagsisiyam na ito. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. O Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. O Diyos na aming Ama, hinirang mo si Juan Bautista upang ibalita ang kaharian ni Kristo sa lahat ng tao. Buong galak naming hinihiling sa iyo. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Kahit na sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, hinirang mo si Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ng iyong anak. Pagkalooban mo kami ng matibay na pananampalataya upang makilala si Kristo at ipaibig siya sa ibang tao. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Kinasihan mo ng tanging liwanag si Juan Bautista upang makilala siya bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa pamamagitan naman ay makilala sana ng iba ang iyong anak, ang Panginoong Hesukristo. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Tinawag mo si Juan Bautista bilang martir ng matrimonyo at kalinisan ng buhay. Loobin mong kami ay maging mga saksi ng katotohanan ng buhay, mag-anak. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Para sa dalit kay San Juan Bautista, sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay, sakdalan kangang matibay, huwang kabanal-banalan, pinili ka at hinirang na Mesiyas na marangal, prekursor na niyang tunay, tapaghanda ng daraanan, at sa iyong karapatan, ikaw ang inaasahan. Sakdalan kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Di mo pa nababanaagan, kaliwanagan ng araw, ang kaluluwa mong mahal, nang grasya'y sinilangan, kaya ang pag-asa'y tunay sa iyong pamamagitan. Sakdalan kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Si Mariang inang tunay ng Diyos sa kalangitan, mabuting balita'y tangan, siyang dumalaw na banal. Ang iyong ang karapatan, sukat naming maaasahan. Sakdalan kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa bundok ay lumigpit, kinusa ang pagtitiis. Mundo'y iniwan ang tikis, tumalikod sa panganib. Dapat ka nga naming sundan sa halimbawa mong banal. Sakdalan kangang matibay, huwang kabanal-banalan. At ang iyong katungkulan, prekursor na inilaan ng Mesiyas na mahal, tunay mong nagampanan ang iyong pamamagitan, dalangin namin pakinggan. Sakdalan kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Nang iyo nangang makita ang Mesiyas ay pagdaka, agad na ipinakilala sa mga taong lahat na,
ikaw nga inaasahan, ituro ang berbong mahal. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. At iyo namang sinuway si Herodes Haring Hunghang, tamasamang kasalanan, piniit ka't pinahirapan, marungis, karumaldumal, sa karsel na mapanglaw. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. Si Herodes na malupit, pinutol ang iyong leeg, sa din na niya matiis, sa pangangaral mong mabait. Buhay mo'y inialay sa altar ng kabanalan. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. Tinta naming sanuan, hingin sa berbong mahal, ikaw ay aming sundan sa halimbawa mong banal. Iyo kaming ipinatnubay doon sa langit ng buhay. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay. Sakdalan ka ngang matibay, huwang kabanal-banalan. Mga pagluhog kay Juan Bautista. Tinawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan, mula sa katawan ng aking ina, ay binanggit niya ang aking pangalan. San Juan Bautista. Mula sa sinapupunan, ikaw ay tinawagan ng Panginoon. Kilala ka ng Panginoon at mahal ka niya. Nang kami isilang, ang bawat isa'y may pangalang bigay ng magulang. Ngunit ang totoo, bago kami isilang, mayroon na kaming pangalan. Yung itinatawag sa amin ng Diyos, ang tawag niyang iyon ay walang simula at magpasawalang hanggan. Iba-iba ang mga pangalan ng mga tao, subalit anak lamang ang tawag ng Diyos sa lahat. Mahal ng Diyos ang bawat isa. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, ang pangalan mo'y bigay ng Diyos bago ka pa ipinaglihi ng iyong inang si Santa Elizabeth. Juan din ang tawag namin sa iyo. Ang pangalan mo ay naghahayag ng kagandahang loob ng Diyos. Tunay na maganda ang loob ng Diyos. Laging nagmamagandang loob ang ating Diyos. Ang ibig ng makapangyarihang Diyos para sa mga tao ay buhay, hindi kamatayan. Ang ibig ng mahabaging Diyos ay kaligtasan ng mga makasalanan, hindi kaparusahan. Ang ibig ng mawawaing Diyos ay masaganang pagpapala para sa lahat. San Juan Bautista, panalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, uliran ng pananalig sa Diyos. Ay, ito na lang naman eh. Ikaw na. Pangwakas na panalangin sa lahat ng araw. Ama naming mapagmahal, isinugo mo si San Juan Bautista upang ihanda sa Panginoong Hesukristo ang isang bayang banal. Ipagkaloob sa iyong bayan ang kapayapaan ng bunga ng matuwid na pamumuhay sa aming bayan, lipunan at angkan, at maghari sana lagi ang diwa ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po.